Welcome ulit sa online classroom natin. So ngayon, magbibigay tayo ng another sample problem for shear and moment diagram in beams. I think pang-apat na sample problem na to, no? So, anyway, ito ay iba dun sa mga previous na nabigay natin kasi meron na tayong uniformly varying load. So, triangular na yung loading natin. And aside from that, iba to kasi hindi tayo gagamit ng properties ng shear moment diagram na area-area. No? Tulad ng ginagawa natin sa mga previous examples natin na area ng shear equals moment, area ng load equals shear. Dito, kailangan natin i-express yung shear and moment diagram natin as a function of x. Ibig sabihin, kukunan talaga natin siya ng equation, no? Equation ng shear at equation ng moment. Medyo mahirap din kasi mag-apply ng area-area method dun sa pag ganito, no? Pag ganito yung loading natin na sa load pa lang, meron na tayong first degree curve, no? Which is this one, no? 200 pounds. So, uniformly varying load. Line na kasi yan. So, that's the first degree curve. So, ibig sabihin yan, yung shear diagram natin, automatic na second degree curve na, no? It's a second degree curve. So, mahirap na siya kunin ng area actually, no? Kaya mas practical na i-express mo yung equation, i-express mo yung shear diagram, moment diagram mo in terms of equation. Kasi yun nga, mahirap na siyang kunin ng area pag nasa shear diagram ka na. Tapos yun yung gagamitin mo sa moment diagram. So, anyway, yung problem natin na ito, ito yung mga example na dun sa mga medyo mahirap na i-apply yung basic na mga properties na na-discuss natin sa previous na sample problems. Okay? So, solve na natin to. Automatic, no? First move natin dyan ay kunin yung reactions. No? Kasi, yun. And since cantilever beam tayo, meron tayong fixed support dito, so automatic na meron tayong dalawang reactions lang na i-consider kasi yung pangatlong reaction na supposedly horizontal, hindi naman siya magagamit. No? So, ini-neglect na natin. Meron lang tayong moment dito at saka yung upward. So, again, yung moment na direction natin na i-assume is clockwise kasi yung mga loads dito, ito magka-counterclockwise siya ng moment dito. Ito rin magka-counterclockwise siya ng moment dito. So, reaction natin is automatic na clockwise, no? Kasi counterclockwise nga yung dalawa. Okay? So anyway, start na tayo dun sa reactions. Summation of moment at A, dito yan, no? So walang moment yung RAY dito kasi wala siyang moment arm. So counterclockwise is positive. So MA is supposedly clockwise, dapat negative yan, no? So anyway, dapat C pala to, no? Clockwise is positive, no? Pag ganun. So, supposedly, this is clockwise positive. So, take note na lang, no? This is clockwise positive. So, MA is clockwise. So, that's positive. Ito yung mga counterclockwise yung moment niya sa A. First is 300. So, 300 times 6. That's counterclockwise. So, negative. Again, take note, ha? Dapat clockwise lang to. Dito counterclockwise, no? That's clockwise lang. So, and then, second na magka-counterclockwise is itong 200. So, pagkuha ng resultant ng 200, kukunin mo lang yung area ng triangle, okay? So, ayan. So, moment natin is 3,000 pounds, pound foot, okay? So, again, pagkuha ng resultant dito, meron tayong resultant dito. Pagkuha niyan is 1/2 base times height lang, area lang triangle, which is 1/2 base times height, so 200 times 6. Tapos, ang moment arm niyan, since ang resultant natin is somewhere nandito sa 1/3 from this bigger side. So, 1/3, that's 1/3 of 6 feet. So, 1/3, no? So, ito yung resultant. Ito yung moment arm na 1/3 times 6. So, mukha natin yung moment natin as 3,000 pound foot. Okay? So, yan, meron na tayong 3,000 pound foot. Para makuha yung reaction, summation of forces tayo along Y. So, meron tayong upward force na RAY, negative na 300 pounds. Tapos, ang resultant nitong triangle na downward din, so negative. So, minus 1/2 base times height, 1/2 200 times 6 equals 0, RAY equals 900 pounds. So, meron na tayong reactions ngayon, 900 yung upward, tsaka 3,000 yung moment. Okay? So, sa pagkuha ng internal shear moment, kailangan natin mag-cut ng section, okay? So, and then, variable yung x natin since kailangan natin express yung shear moment diagram
or yung curves natin for shear moment as a function of x. So ito yung cut natin na section, i-analyze natin yan. So ito yung cut na section, ito, i-state lang natin to as W since variable yan, hindi natin alam yan kung ano yan kasi hindi nga natin alam yung x. Okay? So that's W. The resultant of this triangular load ngayon ay magiging 1/2 base times height or 1/2 WX. Okay? So meron tayong internal shear, V represented by this, V, and then internal moment na represented by N. Okay? So unahin muna natin yung shear. Summation of forces along y equals 0. So meron tayong downward na force, negative 300. Meron din tayong downward na force dito, which is negative 1/2 base times height, Wx. Tapos downward din yung shear natin, which is negative V. Okay? So equals 0. Ngayon, since meron tayong dalawang, actually tatlong variables, no? V, W, tsaka X. But actually, pwede natin i-express yung W in terms of X, no? So, gagawa tayo ng similar triangles dito sa maliit na triangle tsaka yung sa mas malaking triangle na load natin, no? Kasi kinat lang naman natin yung beam natin. For example, ito yung beam natin, yung span na to, kinat lang natin dito, tapos meron tayong 200 times total length na 6. So, W is to X, ito yan, is to 200 to 6. Yan. So, meron na tayong relationship ng W in terms of X. I-substitute lang natin yung W dito. So, meron na tayong V. So, ilipat natin yung V sa kabila. Meron na tayong V equals negative 300 minus 1/2 of 33.33x times x, or that's, simplify pa natin, negative 300 minus 16.67x squared pounds. So, lahat dito ay naka-pounds naman. No? Ito pounds din. So, para maisa lang. So, ito na ngayon yung equation natin for our shear diagram, no? So, second degree curve, x squared. So, as a function of x. Okay? So, para sa moment, magsasum up moments lang tayo at the section. Okay? Summation of moment at section. So, yan yun, no? M, so counterclockwise na tayo, positive. Counterclockwise, positive. So, counterclockwise yung M natin. Itong shear, wala tayong walang moment dito kasi wala naman siyang moment arm, no? Nasa section yan. So, M. Tapos, another counterclockwise is ito. So, ito rin. Unahin muna natin ito na 300 times X. Counterclockwise din, positive. Tapos, meron tayong ito rin, no? Downward, so counterclockwise din. So, that's 1/2. WX, ito yung resultant, times yung moment arm na 1/3 x. So, resultant natin is nasa 1/3 x. So, pag triangle, 1/3, 2/3 yan. So, 1/3 dito, 2/3 naman dito. So, dito yung natayang na moment, ibig sabihin, 1/3 yung gagamitin natin. So, this is the resultant, this is the moment arm. So, substitute natin yung nakuha nating W kanina, 33.33 x. So, magiging ganito yan, no? 300 x, 1/3 times 1/2, that's 1/6. 300x times x times x, or negative 300x minus 5.55x cubed. Okay? So, ililipat natin yan sa kabila, magiging negative-negative yan. So, ito na yung equation natin ngayon ng moment diagram, which is now a third degree curve. So, aside sa pagkuha ng equation natin, para sa shear moment, igagawa na rin tayo ng shear and moment diagram. Okay? So, ito yan, no? Ito yung shear moment diagram natin. Ito yung represented ng equation na to. Ito. This curve. And then, ito naman is representing this curve. So, again, no, kung gagamitin natin, for example, yung area method, yung properties. So, 300, meron kang downward, 300. Tapos, meron kang negative na area kasi downward yung force. So, that's 1/2 base times height. So, 1/2, 100 times 6, that's 600, negative. So, negative 300 plus negative 600 is negative 900. Pwede lang din, no? Pwede actually, no? Pwede mong double check. Ito rin, what if x equals 0? So, x equals 0, that's negative 300. So, pag x equals 6, for example, x equals 6, so magiging negative 300 minus 16.67, 6 squared, so that's 36. So, dapat mag-equal to dito sa negative
900. Okay? So, ito rin, moment, so x equals 0, that's 0. 0 din yung moment, no? So, negative 10 to 0 times 0, that's 0. So, x equals 6, for example, dapat mag-i-equal to siya, negative 3,000. So, anyway, yung sinasabi natin kanina na mahirap gamitin yung area pag ganitong loading. Kasi ito, no? Ano ngayon yung area nito? So, 0 na moment plus negative area. So, ano yung area nito for a second degree curve? So, ito yung tinatawag natin na spandrel, no? Yung area dito, ikakat mo yan dalawang triangle, dalawang areas, isang rectangle, tsaka isang spandrel, parabolic spandrel. So, i-add up mo yung dalawang areas nila. Meron naman tayong equation for parabolic spandrel. No? So, anyway, kung push nyo talaga yung area-area method, yun yung gagamitin nyo, yung spandrel na equation ng area. Okay? So, anyway, yun na yun para sa sample problem na to. No? So, ibang method naman. No? So, expressing the shear and moment diagram in terms of equations. Tapos, yun. Yung equation na yun, yun na yung i-graph nyo dito. No? So, kunin nyo yung x equals 0 tsaka x equals 6. Tapos, i-connect nyo na lang gamit yung yun, yung curve natin na x squared. So, parabolic. Ito naman x cubed. Dapat, ano ba tawag sa pag cubic na yung curve. Okay? So, yun na yun para sa sample problem na to. Salamat ulit at sana may natutunan kayo. And dun, lalo na dito sa problem na to. And then, yun. See you sa next na video upload natin. Salamat.